Okay. Naka-join si sister, ano? All right. Good morning sa ating lahat. Happy Lord's Day. Ayan. Happy Lord's Day. Excited ako na magturo ulit sa Bible class natin. Matagal-tagal ako hindi naka ano no. So magsasawa kayo ulit sa mukha ko. 5 weeks natin tong bubunuin. Actually this is just a review para sa ating topic yung answering what, when, where and how ng love or yung biblical relationship. We've already studied this and naniniwala ako na we've been consistent naman sa mga principles na hinayag dito ng salita ng Diyos. The outreach has been very consistent in upholding these principles. Yun nga lang, in application, hindi kagad natin naintindihan. Medyo hindi lang sa application pala, no? Sa understanding, yun. Sa acceptance din ng mga principles na inaral dito ay hindi madali. Sapagkat for kung gaano ka nakatanda, ganyan nakatagal na hinulma ng mundo yung isipan mo patungkol sa relationship based on the culture of the world, sa principles of the world. So ngayon na inaaral natin to, alam ko napakahirap. Pero isa lang masasabi ko, blessed kayo na inabot nyo to. Dahil hindi namin inabot to, no? I wish na nung panahon namin ay meron ng ganitong pagtuturo sa amin para maraming naiwasan, maraming naitama, maraming heartaches na naiwasan. Tigit sa lahat, nasunod ang Panginoon agad-agad, nagawa kaagad ang kalooban ng Diyos sa mga buhay namin in view of biblical relationship. Because this topic has been very controversial, especially in our outreach. Karamihan ng mga umalis sa ating outreach na hindi na nag-join ay nakita nila ito bilang isang restrictive or some are thinking na legalistic itong mga katuruan na ito. Kaya hindi na sila nagpatuloy. Some are thinking na hindi nila kayang sundin yung mga napag-usapang mga prinsipyo, and yung pinaka-worst is hindi sila naniniwala na biblical to, no? So because of those reasons, gusto nating maintindihan lalo na ang katawan ni Kristo ay binubuo ng mga individual na pinabanal ng Diyos na may pinanggalingan ng mga fallen state, no? Yung ating depravity, nandun lahat yon. At kung paano ang hirap nating tanggapin yung mga ibang sinasabi sa doktrina ng salita ng Diyos, kung paano yung tulip, nahirapan, wala namang yumakap agad eh, lalo sa mga nagre-reform galing sa Armenian persuasion, napakahirap nitong tanggapin. Ano pa kaya yung mga things na nakaka-apekto sa'yo personally, especially in terms of relationship, napakahirap nito. So, I pray na sa pag-aaral natin ito ay hindi tayo maging critical sa tagapagbahagi ng salita ng Diyos o ng mga prinsipyong ito. Maging critical tayo sa sarili natin, no? From the preacher, the teacher, to the congregation, maging critical tayo sa ating mga sarili. Huwag tayong maghanap na sila kasi ganito sila eh, or ganito ganyan. No. Ibangga natin yung ating lifestyle, yung persuasions natin, yung mga thinking natin sa principle ng salita ng Diyos. No? Para mas maging honest tayo in this study. Ito ba talaga ay biblical? Questionin natin. Ito ba talaga ay totoo? Ito ba talaga ay baka legalistic lang to or kung ano paman? Tapos, ibangga rin natin yung ating mga current understanding and lifestyle na ano yung mas ina-uphold yung biblical truth or
yung ating pang mga prinsipyo pagdating sa relationship ay biblical ba ito o maka-Diyos o hindi. No? At ang pinaka panalangin ko, wag nating gawin, wag nating ikumpara yung ating kongregasyon, yung ating outreach, kung paano ito ina-apply sa ibang iglesia. Wag nating gawing standard ng ibang iglesia. Ang gawin nating standard, yung salita ng Diyos. Kasi in practice, maaring may mga paraan ng pag-apply ng mga biblical standards or biblical truth na hindi naman perfected sa ibang iglesia. Ngayon, kung doon tayo titingin, maaring magkaroon tayo ng mga objections or ano, kung ano pa mang opinion about it. Pero ang pinakamaganda, ibangga natin sa salita ng Diyos. Okay? No? At wag nating isipin na kailangan perfected na natin itong mga bagay na to. Na dapat ganap na tayo. Hindi. Itong bagay na ito ay kagaya ng ibang doktrina, we wrestle with it, we struggle with it, and ang pinaka-attitude natin towards it, yung humility. Magpakumbaba tayo sa salita ng Diyos. Itong mga turuan na to ay hindi mahirap intindihin. Mas komplikado yung mga tulip na doctrines at mga solas kung tutuusin. Yung LBCF, sinaga natin yan. Talaga. Tapos niyayakap natin ngayon. Ito, hindi siya mahirap intindihin. Mahirap lang tanggapin. Okay? So doon na. Ipinapauna ko na sa inyo. Para at the end of the day, alam natin na ito ay nakabase sa salita ng Diyos, hindi sa sariling dunong ng tao. Sige po, simulan po natin. This is part one, the definition of love. We are answering the question, what? What? Ano nga ba? So by definition, romantic love is a great affection to a person pursuing the highest good. Ulitin ko ah. Romantic love is a great affection to a person pursuing the highest good. Magpo-post lang ako, nakalimutan akong isend yung transcript sa GC para nasusundan nyo. Sorry po. Kasi dati may printed material tayo. Send ko lang in a bit. You know, sandaling-sandali lang po. Ayan. Nasenda ba? Ah, wow! Kaya talagang dapat to si RJ. Ayos pa. Alam niya na, ha? Brother RJ, para sa ano, botohan, sa botohan din. Salamat. Oh, ano, wow. Teka, forward ko lang to sa ibang hindi natin kasama sa GC. Paano forward to? Forward. Forward, ayan. Ayan, okay. Sinend mo rin ba, bro, to sa CRO Antipolo? Of Antipolo. Yung isang GC. Andan na rin. Siyensya na, ang daming ano, segue. Pero anyway, balik tayo. Ayan. Okay. So, again, romantic love is a great affection to a person pursuing their best good. Their highest good, sorry. Their highest good. So, yung romantic attraction plus care for the better equals romantic love. Romantic love ay dinisenyo ng Panginoong Diyos yan. Hindi yan to be defined like marriage. It's not to be defined by the world. It's supposed to be defined by the Creator. At ang definition ng Panginoon is romantic attraction plus care for the better equals romantic love. Makita natin yan sa example ni Adam and Eve. Nung si Adam ay mag-isa, sabi ng Panginoong Diyos, it is not good for man to be alone. Wala siyang romantic affection sa lahat ng animals, ibang creatures na inarap sa kanya ng Diyos at pinangalanan niya. Wala. Walang romantic affection doon. Yung care, nandun, malamang, kasi sabi, siya yung magtitake dominion, aalagaan niya yon, stewardship, sa creation ng Panginoon, nakaatang sa tao, kay Adam, specifically. Siya yung unang tao eh. So,
by God's sovereign will and yung providence niya, nakita niya that it is not good for man to be alone, so he took a rib from Adam and formed it to a woman. Kaya a woman came from a man. And nung nakita niya yon, sabi niya, it is a flesh of my flesh, bone of my bone. Nandun yung romantic affection. Ano ba yung romantic affection? Wala nang mas lalapit pa na sabihin na ikaw ay buto ko at laman ko. Yun yung pinaka-close. Imagine, steam sila ng nananalaytay na dugo at laman at buto. Yun yung pinaka-close. Diba? Kumbaga sa isang kambal, hindi lang kayo identical twin or ang tawag doon, yung magkahiwalay, parang sila, Siamese pa. Same flesh, same bone, same blood. Ganun yung idea na it is a romantic attraction, affection, na sobrang close. Mas intimate pa sa kahit anong intimate. So, at plus, care for the better. No? Yung welfare ng isang tao, ng kanyang asawa, ang kanyang ang utmost sa kanya, hindi yung sarili niya. No? Mamaya, more on that, pakita natin yun. So, here are the things na, basically, yung binanggit natin, that's the definition, the biblical definition of romantic love. Romantic love is not kilig. It is not physical attraction lang. Tanggalin mo yung isa dyan. Kung romantic attraction lang at walang care for the better, walang care for the welfare, selfish yun. No? Papasok ko sa isang relasyon na self-serving. Pero sa life ni Adam and Eve, sa marriage nila, hindi siya self-serving. Sabi, it is not good for man to be alone. Nagbadala siya ng helper. Ang katuwang niya, si Eve. Pero sino magpo-provide, magpo-protect? Si Adam. Adam takes care of his wife. No? So, nandun yung care for the better. So, here are two bullets na makita natin. First, romantic love, untempered and uneducated, is dangerous and disastrous because of sinful tendencies in the heart. Example, being a womanizer. So, yung romantic love, pag ito ay unchecked, untempered, and uneducated. Pag sinabi natin untempered, uneducated, wala siyang basehang prinsipyo. Sige-sige lang. Yung wala siyang sinasandalan na principles or nauuna lang yung emotion, sabi dito, it is dangerous and disastrous. Bakit? So, depravity natin. Diba? Kaya kapag sinabing love lang or love is love, eh kahit sino na lang, quote-unquote, mamahalin ng tao. Kaya nga merong LGBT agenda na same-sex marriage, babae sa babae, lalaki sa lalaki, minsan naman polygamy o yung maraming asawa, and yung isa pa ay yung example dito, womanizer. Pag tinanong mo yung mga artista, bakit ang dami yung asawa? Mapagmahal lang. May mga ganun excuse. Kapag sinabi, bakit ganyan na nangyari sa pamilya mo? Dahil yung mga anak, wala naman ako kasalanan eh. Nagmahal lang ako. Yan, mga terminology. Nagmahal lang ako. No? So, sinisi pa yung pag-ibig. Which is, kung titignan natin kung ano yung pag-ibig, eh hindi yun nagdadala sa kasalanan. Kundi, yun ay dapat nagdadala sa sanctification, sa marriage. No? So, yun. Pangalawa, romantic love cannot be tempered by distorting or hiding the truth or by dictatorial force. Rather, must be by patient persuasion and wise guidance. So, ano yun? Hindi ito para itwist mo yung katotohanan. Katotohanan ng ano? Siyempre, kailangan nating i-consider yung truth ng gender. Romantic love is only between man and a woman. One man, one woman. One man, one woman in marriage. Wala dapat na mamagitan. Hindi pa pwedeng may iba pa. That's a fundamental truth. Hindi pa pwedeng babae sa babae o lalaki sa lalaki. Kung nararamdaman mo sa puso mo na, nai-inlove ako. Lalaki ako kunyari, nai-inlove ako sa lalaki rin. That's not love. Kailangan natin kagad ma-define na ang romantic love o yung pag-ibig ay naka-angkla yan sa katotohanan. And what is the truth?
pagdating sa romantic love between two genders, it can only happen between a man and a woman. Anything else besides that, pag may romantic love ka sa same gender mo, that's not love. That's lust. That's lust. No? Kaya pansinin ninyo, ang merong desire sa opposite sex, ay sa same sex, no? Sa same gender niya, ano nangyayari? Promiscuous. Mas promiscuous siya sa heterosexual relationship, no? Hindi man sa action, sa mind, no? Kapag may dumating, baba, may dumaan na pogi, may kita natin, meron silang expression agad na ano yan? Immoral. Mapapansin niyo yan, no? At walang, ano, walang desire yung relationship na labas sa gender, yung truth ng gender, walang patutunguhan na marriage. Isang sign yun na hindi yun pag-ibig. At yung nagpipilit ng makasal na same gender, that's not even love at all. Na baka kaya mo gustong pakasalan yung bawa same gender mo dahil mahal mo siya? Hindi. Kasi ang totoong pag-ibig, ibibigay yung sabi yung care for the better. If I'm a man and I'm marrying another man and I call it love, hindi ko iniibig yung taong yun. Pinapahama ko siya. Kasi hindi ko mapuprovide yung pangangailangan niya sa na magbuo ng pamilya. Wala naman kaming matres. Paano ko siya bibigyan ng anak? Mag-aampo na lang kami. Yung mga ganun dahilan. Eh, nakita natin na it's all because of distorting and hiding the truth, or sabi dito by dictatorial force. Another iniiwasan dito yung dictatorial force, yung fino-force na mag-asawa yung mga tao. O minsan, tawag dyan, yung mga bata inaano sa matatanda. Yung tawag sa ganun, yung arranged marriage. Na may mga cultural implications yan, pero may mga immoral na mga inclinations. Pag tinigda natin, na tinitwist na yung katotohanan. Bakit? Child? Tapos papakasal mo sa adult? Hindi pwede yun. That's pedophile. No? Eh ngayon, sa society natin, ang pedophile ay inaano na rin nila na it's a normal preference. Nino-normalize din yung pedophile na okay lang may labang bata sa matanda and vice versa. No, that's evil. That's immoral. So, tinitwist nila yung truth and by dictatorial force, ibig sabihin, labas sa, kumbaga, sa kalayaan ng pagpili, no? Kasama rin dyan yung mga arranged marriage na hindi naman biblical ang basihan. Ngayon, sa mga Puritans, sa mga, ano, no, iba, ina-arrange na yung marriage. Pero kung titignan natin, yung idea ng arranged marriage nila, ay may consent. No, may consent pa rin. Hindi yun dictatorial force. So, sabi dito, rather must be by patient persuasion and wise guidance. Okay? Love is patient. Love is kind. Makita natin doon, itong mga ina-apply na mga katotohanan dito ay hindi lumalabas sa ibang prinsipyo ng salita ng Diyos. Lumabas ka dyan, it is not love. No? Maring love, pero love for self. Pero hindi yun yung romantic love na tempered by truth. So, iyon yung mga bagay na iniiwasan natin. So, question. How can romantic love be protected and pursued at the same time? Paano daw natin maprotektahan at anong pursue sa Tagalog? Pursue. Yung ating may pursue sa Tagalog? Yung aasamin or hahangarin, no, ang romantic love ng sabay. The answer dyan is marriage. So you note dito, romantic love and marriage are inseparable in the Bible. Ang romantic love is protected and pursued through marriage. Walang iba. Hindi dating, hindi living in, hindi yung mga bagay na yun, kundi marriage. So, sabi dito, romantic love and marriage are inseparable in the Bible. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung romantic love
sa kasal. Ibig sabihin, kapag ka may nararamdaman ka ng romantic attraction, affection, na coupled with care for the better, yung welfare ng isip mo, dapat ang tungo niyan ay kasal. Okay? Hindi, gusto ko siyang maging boyfriend, gusto ko siyang maging jowa, maging girlfriend, o gusto ko i-try muna namin mag-live-in muna kami. Hindi. Because that's not a pag tingnan natin ma-alisin lang tayo sa isa, romantic attraction or care for the better. Hindi. Paano kung walang romantic attraction? Care, yung care lang. Yung godly care for the welfare of others. Paano yun? Hindi rin pwede ipilit. No? Hindi pa pwedeng ipilit na kapatid lang tingin ko sa'yo eh. Hindi pwedeng i-force. No? Pero at the same time, itong yung romantic attraction, tandaan natin, these are, wala namang pinanganak dito na may romantic attraction. Pinanganak ako, wala namang romantic attraction kay Amor. Tama. No, wala naman yun doon eh. Pero ito ay nade-develop, ito ay nag-grow, ito ay binibigay ng Diyos. Naniniwala ako na ang Diyos ang naglalagay ng romantic attraction natin or desire natin to have a family. Hindi ito, sabi ng iba, tinuturuan daw ang puso. No? Pwede naman nating sabihin na natuturuan ang puso. No? Natututo nga tayo ng kung ano-ano. Pero ang punto dito ay hindi ito artificial. Hindi siya, tawag dyan, fino-force. But it is a gift, I believe, na binibigay sa atin ng Panginoon to desire romantically and to care for others. So, bawat isang mananampalataya sa loob ng isang iglesia, nandun naman lagi yung ating care for the better or yung ating iniisip natin yung welfare ng iba at tamang gawin yun. No? Pero iisa lang ang dapat magkaroon ka ng romantic affection or attraction. So, do not confuse. Do not confuse romantic attraction with attraction lang. Okay? Huwag ka ma-confuse. Kasi, syempre, may paghanga, may crush. Hindi naman natin sinasabing huwag ka na magka-crush. Pero hindi rin tama na nina-nurture mo yon na in-inject mo sa mind mo without the, ano, the, tawag dyan, yung katotohanan na is this going somewhere na marriage ang tutunguhin niya. So we don't nurture crushes na ginagawa natin. Ini-inform natin ang sarili natin patungkol sa relationship. Inaalam natin, kinikilala natin ang isa't isa. So, yung romantic attraction, kailangan ma-define natin siya na ang tutunguhin niyan ay marriage. Pero yung attraction lang, na ano ka, na-amaze ka, ang galing niya magluto. Ang galing niyang magsandok ng kanin. Di ba? Nakabless siya magsandok ng kanin. Pakakasalan ko to. Hindi naman, no? O kaya, ang ganda kasi ng mata niya. Ganon. Hindi naman agad-agad, no? Ganda lang mata eh. Nakamask kasi lagi. Nung nagtanggal ng mask, maganda nga mata niya. No? Hindi naman, ano. So, we must be able to define kung ano ba yung nararamdaman natin. Dahil, pag talagang romantic love yan, hindi yan masiseparate sa marriage. The expression of love is marriage. Yung kasal. So, punta tayo sa mga biblical basis natin. In Genesis 2:18-25, it narrates the joy and duties of romance in the first marriage. Basahin po natin, no? Sabi dito, "The Lord God said, 'It is not good for man to be alone.'" Ito yung kinukot ko kanina. "I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds of the sky, in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh." Ito yung unang-unang surgery na nangyari sa history. "And the Lord God made the woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, 'This is now bone of my bones, the flesh and flesh of my flesh.
she shall be called woman, for she was taken out of the man. Itong sinabi ni Adam, ito yung totoong kilig to the bones. Okay? Wala na siguro, sabi ko kanina, may mas ku-close pa ba dun? Na sabihin na itong laman ng aking laman, buto ng aking buto. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they became one flesh. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Ito yun, napakagandang ma-celebrate ito, yung idea. So, ano ko lang to ha, comment ko lang, commentary ni Jello. Lahat ng mga naunang dumating sa buhay ni Adan ay lahat hayop. Isa lang ang pwede niyang pakasalan, okay? No? So, ano yung sabihin nun? Yung kung sino mang asawa mo ngayon, yan talaga yung para sa'yo. Lahat ng nauna, mga hayop. Mga, de, commentary ko lang yun. Sabihin, hindi suitable for you. Okay? Baka naman tawagin mong animal yun. And yun. So, dapat, mas as possible, walang mga ex. Kasi may ano eh, merong, naiiwasan pala. Sabi ko nga, kung maaga ko na natutunan to, eh, di sana. Maraming naiiwasang heartaches, hindi ako nakasakit, hindi din ako nasaktan. So, ang ganda ng principle na to. Next. So yun, it narrates the joint duties of romance in the first marriage. Nakita natin, babae at lalaki. Nakita natin, umaalis sa tahanan ng lalaki at yung parents nila at nagiging isa na lang sila. At yung intimacy. At nandoon, sinabi, and they were naked. And they're not ashamed. Bakit? In the bounds of marriage, yung intimacy, blessing yan sa Panginoon na nagmumula. Hindi yon kasalanan. Kundi pinapakita doon, dun lang siya. Yung romance can only be celebrated in bounds of marriage. Hindi sa labas ng marriage. Okay? Deuteronomy 24:5, God gave a law to secure intimacy within marriage. Isinabatas. May batas ang Diyos. Patungkol dito. Sabi dito, if a man has recently married, he must not be sent to war or have any other duty laid on him. For 1 year, he is to be free to stay at home and bring happiness to the wife he has married. O, pwede na ako sumugod sa gera. 2 years na tayo, no? Mga bagong kasal, di pa daw. Anong pinakita dito? Sa batas na ito na binigay sa Deuteronomy, pinahahalagahan ng Diyos yung relationship. Sa loob, sabi dito, if a man is recently married, bagong kasal, kailangan yung duties niya, ano yan, yung procreation, ginagampanan, duties yon, protection, provision, leadership. Ginagawa lahat yan in bounds of marriage na sinasantabi yung responsibilidad sa bayan. No? Hindi siya pwedeng dalhin sa gera o kung ano pa man. Bakit? Sabi dito, for 1 year, he is to be free to stay at home and bring happiness to the wife he has married. Bigyan ng kagalakan ang kanyang asawa. Pero, period yon, 1 year. So, susunod na taon, honeymoon stage, tapos na yan. So, dapat yung first year, pasayahin nyo lang yung isa. Ibig sabihin na, pwede na kayong wag magpasaya after. No. Hindi, ibig sabihin, in-honor ng Diyos na sa loob ng isang taon, nandyan yung idea na hindi madamot ang Diyos na ma-enjoy yung mga bagay niyan. Kaso, lumabas ka sa prinsipyo ng marriage, i-enjoy mo muna without commitment, eh daig mo pang pinadala sa gera. No, mas masalimuot yung buhay mo. Okay. Next. Songs of Songs 3:11 to 4 to chapter 4:1-9-10. Sabi dito, rejoices in the delight of romance within marriage. Hindi ko nabasahin yung text, no? Mahaba siya. So, yung scriptures sineselebrate yung kagalakan na dinadala ng marriage. Wala ka dito makikitang sineselebrate yung kagalakan na dinadala. Kasi may kagalakan din sa mga maling relationship. Sa pagjojowa lang, sleeping around, sa tawag dito, sa living in. May galak pa rin dyan. Meron naman. Kasalanan yan eh. Pero hindi siya kagalakan na nagmumula sa Diyos. It is only temporal. No? At igit sa lahat, nagkakasala. Sa Proverbs 5:15-19, intimacy in marriage encourage while immorality discourage. Tignan natin to. Proverbs 5.
15 to 19. Drink water from your own cistern, running water from your own well. Should your springs overflow in the streets, your streams of water in public squares, let them be yours alone, never to be shared with strangers. May your fountain be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth. A loving doe, a graceful deer, may her breast satisfy you always. May you ever be intoxicated with her love. Pag titignan natin dito, medyo graphic, physical, intimacy ang tinutukoy. Pero bakit siya nasulat sa Biblia? Because physical intimacy is not a taboo topic in marriage. In fact, ito ay sineselebrate. Pero hindi naman ibig sabihin na pag-usapan mo lang sa public yung tag dito, yung intimacy nangyari sa inyo ng asawa mo. Hindi. But you can imagine, sa mundo, yung mga hindi kasal, sila yung may ingay tungkol sa mga sex life nila. Sila yung may ingay tungkol sa mga immoral escapades nila. People are creating vlogs just for that. Yung mga artista, pinagmamalaki pa yan. Dati, hiyang-hiyayang mga yan eh. Kaya nga may mga malalaman ka nila, ah, anak pala ni ano to? Ni ganitong artista? Ay, ganito pala yung nangyari dyan. Patago pa dati. Ngayon, hindi. Sa social media ngayon, sineselebrate siya ng hindi mga kasal. No? Dapat sila'y mahiya. Pero, baliktad ng mundo ngayon eh. No? Sila yung ano, I mean, if I will hold my wife's hand outside and walk, ayan, SSWW, HH, WPSSP. Alam yan, 90s yan. Holding hands while walking, pasway-sway pa. Okay, HHWWPSSP. Pag kami, mag-asawa, ay, ipo-front ko yun na kaya kong hawakan yung kami ng asawa ko in public. Bakit? Ganun pala yun. Na there's a level of romantic expression na hindi mo ikinakahiya kasi asawa ko yan eh, no? Pero ngayon hindi mag-asawa, ni-usurp nila yung mga benefits ng hindi mag-asawa at fina-flaunt pa nila. Pero dito sa Biblia makita natin sineselebrate ito the way it should be celebrated in the in marriage, no? Ecclesiastes chapter 9, verse 9, while working and providing, romantic enjoyment is encouraged. Sabi po dito, enjoy life with your wife whom you love all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. Meaningless daw eh. Pag wala kang view ng gospel, meaningless talaga. Yun yung pinapoint out dito. Tumingin ka sa Panginoon, tumingin ka sa Ebanghelyo. Bakit? Meron ng mga unbeliever na enjoy din naman yung marriage. Naniniwala ko, may mga unbeliever na maayos din ang marriage nila sa madaling salita. Hindi naman ang bababaeng lalaki, hindi naman lalaking lalaki. Pero anong kinaganda nun? Meaningless. Unless you're doing this to glorify God. You're honoring God within the folds of bounds of marriage. So sabi ito, enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life. Marriage is an enjoyable relationship. Naiinis ako na nakita natin sa public social media, pagkasal, game over. Di ba? Or, welcome to the club, pre. Ba't ang lungkot? Ay, wala, hindi na tayo mag-e-enjoy. It only proves na mas dinidesire mo yung buhay dahil di ka nagpakasal. Kaya maraming gumagawa ng extramarital escapades because hindi nila naintindihan na masaya ang buhay mag-asawa. Pero ma-enjoy mo lang ito in view of the gospel. Kaya yung mga married sa atin, yung mga may asawa, ano eh, blessed tayo eh. No? Yung asawa ko, tawag dito, may tanong siya sa akin isang araw, kung sasawa ba ako sa kanya. Hindi. Nag-iisa ka eh. Namin akong choice, di joke. Ang punto nun, sabihin ko sa inyo mga mister, mga misis, hindi nyo pagsasawaan ng misis nyo kasi mahal nyo yan. Nag-iisa yan. Nag-iisa yan. No? So, nandun yung enjoyment, yung kagalakan. At ito'y mangyayari lamang sa bounds ng marriage. Bakit yung boyfriend, girlfriend, papalit-palit para nagpapalit ng damit? Bakit ganun? Kasi walang protection ng marriage eh. Hindi yung trap, hindi yung kulungan. Hindi yung para, kailan ba ako matatapos sa walang
kwentang ano na to. Sabi dito, yung meaningless, yung buhay. Pero yung married life, full of fun, enjoyment. No? Eh, meaningless naman talaga kung tutuusin ang mundong ito, pero dahil sa asawa mo, nagiging meaningful. Dahil sa romantic love na biblical base, nagiging meaningful. Sabi ito, all your meaningless days, for this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Imagine this. Nung nag-fall si Adan at si Eva sa kasalanan, ano yung curse sa kanila? From the sweat of your brows, you will eat. Sa mga kalalakihan, di ba? Magtutoil ka, toilsome labor, paghihirapan mo yan, magpapagod ka. Yung mga kababaihan, ano? Anong jackpot sa inyo? I will increase the pain of childbearing. Tama. Tama. Pero ano yung blessing? Ang peace, lagi ito sinasabi sa mga marriage counseling kahit sa kasal. Ang natitirang relic o peace na nakatawid from the paradise that is lost in Eden is marriage. Ang gracious ng Panginoon na hindi niya pinagkait sa atin yung blessing ng mag-asawa ng romantic biblical marriage. Yun yung perfect relationship eh, na from paradise tumawid hanggang sa fall. Kahit na matay na lahat ng mga pinatay sa flood, Noah, Shem, Ham, and Japheth enjoyed their wife. Anong katibayan nag-enjoy sila? Tayo. Nanghalat yung lahi. Nakuha natin. So this is a blessing. Hindi ito kulungan. Hindi ito isang bagay na burden. Hindi na masaya. Pinipigilan na ako sa mga dapat kong gawin. Hindi na ako makapang babae. What? Hindi na ako makapang chicks. Yun ba yung dahilan? No? So makikita natin dito, outside ng mga ginagawa natin sa married life, these are all labor. No, lahat ito, pagpapagal, pagpapagod, kagaya ng sinabi ng Panginoong Diyos sa fall ni Adam and Eve. Pero yung marriage blessing, yan yung kapahingahan natin. Yan yung bagay na talagang ini-enjoy natin dapat. No? At hindi mo pwedeng ma-enjoy yan sa labas ng kasal. Kapag ginawa mo yan sa labas ng kasal, disaster. Kaya nga, kapag ka ang mag-jowa, kunyari, mag-jowa talaga, no? Mag-boyfriend-girlfriend, nag-date, tapos meron na silang mga tinawid na intimate actions, nagiging, ano na, parang burdensome yung relationship, nagiging hell na siya, kumbaga. Wala nang blessing, di ba? Katunayan naman na sa mga nakaranas naman ng pag-fall sa sexual immorality or sa mga hindi dapat gawin ng hindi mag-asawa, pag sila naman ay nakasal, may redeeming factor doon. Nare-redeem yung pagkatao nila, yung kanilang relationship. Hindi ibig sabihin na okay lang pala, may redemption naman pala doon. Hindi. Ang punto is, may grace ang Panginoon na kapag naitama ang relationship, hindi ito isang bangungot. May isa akong kaibigan, mag-jowa sila for a long time. Jowa sila. Years ang inabot. Tapos, they're living a very promiscuous life. So, namumuhay sila na para mag-asawa to the point na nag-live in sila. No? Ano nangyari? Pero, ano to, professing Christian. Nangyari, nabuntis niya yung girlfriend niya. Yung nabuntis niya yung girlfriend niya, ang pakiwari niya, pinarurusahan ako ng Diyos. So, dahil nabuntis niya yung girlfriend niya, pinakasalan niya to. Tinama niya. Pero the whole time, nagkaanak sila, dumami yung anak nila, pakiramdam niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Nakita niya yung married life niya at yung mga anak niya na burden. And then, nagkaroon kami ng pagkakataon magkausap at in-explain ko nga yung gospel, yung marriage, ganyan. And he, in one of our Bible studies, sinabi niya sa akin, bro, blessing pala. Akala ko dati curse itong nangyayari sa akin. Hindi pala, blessing pala to. Na itama yung relationship namin mag-asawa. Yung nakita niya yun na blessing ang marriage at hindi ito consequence ng sin. Kasi iba ang tingin, consequence na ng sin yung napakasala nila, yung nabuntis sila or whatever. Hindi, may redeeming factor yun eh. No? So na-enjoy nila yung married life nila ngayon. Pareha silang sumasamba sa Diyos. May ayos yung relasyon.
Okay? Hindi ito death sentence sa kaligayahan ng individual. Ngunit ito ay pag-elevate ng enjoyment ng isang individual. Ephesians 5:25-29. Husband called to love, sanctify, and provide for his wife. Wife called to submit and support her husband. Ito, madalas natin itong napasadahan na, no? Sabi dito, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Ano sabi? Boyfriend, love your girlfriend. Jowa, love your jowa. Ha? Ganun ba? Hindi. Husbands, love your wives. Walang puwang yung dating, yung yung romantic pero wala sa marriage na relationship na may papakita mo yung pagmamahal kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang asawa, sa kanyang bride. No? One would argue, bride pa nga lang, hindi pa nga sila kasal, pakakasalan pa lang. No? Wala pang pero makita natin later on kung anong kahalagahan ng engagement or betrothal, the covenant of being given unto marriage, anong kahalagahan nun. So tuloy ko po. To make her holy, cleansing her by washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. This is a tall order given to men on how to love their wives. Kung paano mamahalin ni Kristo o minamahal ni Kristo ang bride niya, ang kanyang pakakasalang asawa, ang iglesia. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one has ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ loved the church. Kita natin doon, yung affection tatranslate into mutual devotion to each other. Caring for one another. Hindi isa lang, hindi siya one way lang. Pero pag tinigdan mo, subukan mo ito sa any relationship na romantic outside marriage, laging may umiiyak. Ako na lang lagi. Bigay ako ng bigay. Kaya yung solusyon, ano solusyon ng mga makamundo? Kaya pag umibig ka ulit, magtira ka para sa sarili mo. Mga advice. Huwag mo lahat ibuhos, magtira ka para sa sarili mo. Eh, hindi na sinasabi ni Kristo. Husbands, love your wives just as Christ loves the church. Binigay niya yung buhay niya. Wala siyang tinira. Ganun din naman, yung reciprocal, nire-reciprocate ng wives. Yung respeto, pagpipitagan, pag-submit, ganun din. No? So, huwag nating pakinggan yung mga sinasabi ng mga so-called love experts sa mundo. I'm not saying I'm an expert. I've been through previous failed relationships when I was still single, when I was young. Kaya hindi gusto being expert ako dito. Pero sinasabi ko ay totoo ang salita ng Diyos. And 1 Peter 3:1-7, husband called to honor and understand his wife. Wife is called to submit and beautify her inward graces. Napakaganda nitong text na to. Sabi dito, wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornments such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Ganda ng topic kagabi ng women sa pangunan ni Sister Pearl. Ano yan? Modesty, no? Tama ba? Modesty. Ang ganda ng, tatanong ko yung asawa ko, kamusta yung pag-aaral nyo? Sabi yan, dami naming nasabi. Dami daw inputs, ang daming mga dito mga na-share, especially mga married, no? Kasi ito yung katotohanan . Sa kababaihan na kinasal, hindi natin sinasabi na magpakalosyang na kayo. Pero ang sinasabi lang dito na kung magkakasaya ka ng panahon sa pagpapaganda sa sarili mo, pero inner beauty, yung mga prinsipyo ng pagiging mabuting asawa ay hindi mo naman tinututukan, baliwala lahat 'yon. Hindi yun edifying.
But rather, sabi dito, yung submission kinakailangan sa asawa para yung hindi man, sabi dito, if they don't believe the word, sabi, kung nakapangasawa ka ba na unbeliever, nung hindi ka pa believer, ay ma-win over mo siya. Ngayon, pwede rin believer to. Pero meron siya mga prinsipyong hindi pa naniniwalaan pa o hindi pa siya nako-convert sa ibang truth sa Biblia. Eh, paano kung ikaw mismo yung dahilan na pumipigil sa asawa mo para maniwala siya? Diba? So, kailangan nagiging daan tayo sa isa't isa, specifically mga wives, through your submission, through the sanctifying work of the Holy Spirit through His Word, eh, kahit hindi tayo magsalita, nakikita ng asawa natin, ba itong asawa ko, nadadala ako, na ni-inspire ako na maniwala sa salita ng Diyos. Ano bang danger sa mga misis? Ang danger sa misis, magnag, magbunga, na magsalita ng magsalita. Akala ng mga misis, yun ang paraan para makumbinsi mo yung tao, yung lalaki na, ito yung dapat gawin, ito hindi. Sabi doon, submission at yung reverence, purity, at yung pagpapakita ng inner beauty. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah who obeyed Abraham and called him her Lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers. So, balanse, no? Pinakita dito si Peter na hindi lang ang nagpapasakop yung kababaihan, kundi pati yung mga kalalakihan. May nanote ako dito na sa part ng verse 7, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner. Minsan, ginagawang itong weaker partner, nandun yung idea ng physical weakness, kailangan sila alagaan, pero at the same time, yung iba na mga men, tingin nila ay dahil lang to para i-ridicule nila yung asawa nila. Mahina ka kasi or whatever. Kaya, hindi. This is not an excuse para i-ridicule natin yung asawa natin. But rather, this is a call, a tall order, also a tall order for men to be protective, to be considerate, to be gracious to their wives. So, yun. So, para hindi mabarahan yung ating mga panalangin. Okay? Kagabi, prayer, ang topic namin sa men, prayers. No? Sa ang isang idea doon, lift up your holy hands in purity. Kailangan, kung kayo mag-asawa, kaaway kayo, settle nyo muna yan. No? Settle nyo para pakinggan ng Panginoon ang panalangin ninyo. Sabihin, together kayong makaka-ask sa Panginoon. Again, lahat ng mga nabanggit na to, these are all in the bounds of marriage. Tingin nyo ma-enjoy ba ito nung non-married relationship? Yung dating lang? Kahit 10 taon na ang relationship mo, yung iba, nagsiselebrate ng 10 years marriage, tapos wow, napaka-strong nyo naman. Grabe, nakaka-bless kayo. 10 taon na kayong mag-jowa, mag-boyfriend, girlfriend. Nothing is to celebrate about that. Ang tatag ninyo, walang bilang yon. Bakit? Madaling tumagal ang relationship pag walang commitment. Okay? Madaling tumagal yan. Eh sa mga kumpanya nga, no? Maraming tumatagal na nagtsatsaga lang. No? Nas pagtsatsagaan niya, matsagain tayong mga tao. Pero ang pinakamahirap, it requires a real man and a real woman to be bounded by marriage. Yun ang may bilang. Hindi ko may pagmamalaki yung matagal ng relasyon. Tapos eventually, maghihiwalay lang kayo. Walang, ano yun ha, sa company, sa secular companies, makita natin, uy, tumagal siya ng 6 years sa company niya, hire natin niya, sabihin, matyaga siya. Ngayon, red flag, yung matagal sa relasyon, ako, red flag ako, matagal akong relationship, tapos naputol din. Red flag yun, na ba't hindi ka nagpakasal? Ano nangyari? Ba't hindi ito nagtuloy sa marriage? May problema.
Hindi yun, ah, mature na to kasi nakakasampung taon na siya sa ex niya. Kaya ito yung ideal man ko. Marami nang alam sa relationship. Hindi. Hindi rin natin pwedeng ipagmalaki na, or hindi rin naman natin pwedeng sabihin na, ay, wala pang alam yan sa relasyon. Kaya hayaan mo muna, pasok ka muna sa mga relationship, no? Para ma-experience mo muna. Kung maganda nga, mag-live-in muna kayo para matest mo lang kung ready ka na magpakasal. Pag ready ka na, saka na maghanap ng serious relationship. Even parents, sinasabi minsan yun sa mga anak, oh, yung mga boyfriend-girlfriend nyo, huwag niya siseryosohin mo na yan, ha? Laro-laro lang yan. Pinahamak mo yung anak mo. Lalo kapag ang statement is, wala, hindi naman to seryoso. Ano lang, gusto ko lang mag-enjoy. Mali yun. Hindi laro ang relationship, ang romantic relationship. Ito ay isang bagay na sagrado sa paningin ng Panginoon. Kaya nga niya create ang marriage. Kasi gusto niyang may honor siya, masamba siya ng tama. Kasama yun lahat. So, as meron kasing teachings, yung kanilapas sa Joseph, pinanggalingan nito. Yung romance within marriage both have rights and duties. Hindi natin to natackle, pero gusto ko lang may pakita na yung mga binanggit natin kanina, yung rights and duties, nabanggit na natin sa intimacy, protection, sa husband and wives. Hindi natin isa-isa. Parsons said, the love language of all marriages is self-denial. Self-denial, yun yung love language. And that language can only be kumbaga, expressed in the bounds of marriage. Romantic delight by reciprocal self-denial. Yung palitan ng self-denial, mutual self-denial. Any relationship beyond or outside marriage ay self-serving. Self-serving lahat yan, sasabihin ko sa inyo. Kung nasa relasyon ka ngayon na mag-jowa kayo, hindi kayo mag-asawa, at nagbibilang na kayo ng taon o wala naman kayong planong magpakasal, anong ginagawa nyo sa relasyon? Totoo lang, is it to glorify God? No? Is it God-honoring na hindi nyo tinutuldukan or hindi nyo pinakakasalan ng isa't isa? At maano yun? Masalimuot. So here's the point. God created romantic love to be pursued within the covenant of marriage. Sabi? Ginawa ng Diyos yung romantic love to be pursued sa covenant marriage lang. Hindi ito patungkol sa any relationship outside marriage. So, here's the proposition. To pursue romantic love is to pursue the covenant of marriage. Non-negotiable. Ulitin ko, ha? To pursue romantic love is to pursue the covenant of marriage. Hindi pa pwedeng magbudyowa muna ako kasi hindi pa ako handa magpakasal. Pasok muna ako sa relationship kasi hindi pa ako magpakasal. The point here is, kung romantic yung relationship mo at yung thoughts mo, affection mo towards the opposite sex, ibig sabihin nun, dapat sumasabay yan sa desire mo magpakasal. But talk is cheap. Ang daling sabihin na, gusto ko itong pakasalan eh. Ang daling sabihin na, kasal naman ang tutunguhin ito. I've been there. Lahat naman ang pinasok, naging previous relationship ko ay ang thoughts ko, pakakasalan ko sila. No? But because it is unguided, it is immature, hindi mo alam kung anong gagawin. Kaya nga, blessed kayo na may ganitong principles na naituturo sa kongregasyon or sa iglesia. Bakit? Napakadaling sabihin yun eh. Napakadaling sabihin na magpapakasal kami. Napakadaling sabihin na ang plano ko dito ay kasalan. No? Napakadaling bitawan ng mga salita na yun. Pero, kailangan makita natin yung katotohanan. Is this really for marriage? At ito yung mga parameters. Makita natin. Una, God provides the delight of romantic love to thrive in the covenant of marriage. Yung kagalakan, yung delight, yung magalak ka sa bounds ng marriage, sa Diyos nang gagaling yan. Hindi yan nang gagaling lang sa hormones or kung ano pa man. Ang Diyos ang ibibigay niyan. And it will only thrive in the covenant of
marriage. Ang romantic love na sineselebrate sa relationships outside marriage will not thrive. Mabubulok kayo dyan. Makukurap kayo dyan kung hindi niyan tutunguhin yung marriage. That's why, later, makita natin bakit hindi natin ini-encourage or hindi natin sineselebrate ang dating. Hindi natin sineselebrate ang long-term engagement. Bakit? Makita natin later. God protects the deterioration of romantic love in the covenant of marriage. Ang romantic love ay may expiration date. May expiration yan. No? Nawawala yung romance. No? Nawawala yung kilig. No? Pero nare-rekindle din siya. So, ang ginagawa ng covenant of marriage, pinoprotektahan ito. Ito yung ginawa ng Diyos sa safeguard. Kasi alam ng Diyos, darating sa punto sa relasyon, mawawala yung kilig. Hindi lagi mabangong hininga ng asawa mo. Hindi lagi sexy ang asawa mo, yung una mong pinakasalan. Hindi lagi magandang ipapakita niyan. May point talaga na gusto mo nang gusto mong tirisin. Ang maabot sa punto na ganun. Pero ano yung nagpapanatili sa covenant ng marriage? Yung pag-ibig ng Diyos. Hindi yung romance. Hindi yung kilig. Kundi yung pag-ibig ng Diyos na kinumit natin sa isa't isa. Sa mag-asawa. So, protection yon. So, here are the observation, implication, and application. Number one, beware of pursuing non-covenantal romantic relationship. Example, celebrating long-term BFGF, live-in status, or non-married. Ibig sabihin ba nito, Pastor, bawal mag-jowa sa church nito? Bawal mag-boyfriend, girlfriend? Let's define what is BF and GF. Ano yung boyfriend, girlfriend? And tawag dito? Categorically, sasabihin ko na hindi siya pinagbabawal, per se. Hindi siya na-recognize. Kasi ano ba yung boyfriend and girlfriend? How do you define it? Walang ganun sa Biblia. So kung mamuhay tayo bilang Kristiyano at susunod tayo sa kalooban ng Diyos, magsimula sa atin that we don't celebrate this. Bakit? Kasi ididikta ng mundo sa atin kung ano yung definition nila ng relationships. So ibig ba sabihin ito, Pastor, yung mga may term na boyfriend, girlfriend sa ibang churches, eh immoral yun, makasalanan. That's not what I'm saying. For lack of terminologies, for lack of labels, ginagamit yan. For example, kung hindi pa kayo kasal at engaged kayo or nasa ano, ang tingin sa inyo ng mga hindi alam yung prinsipyo ng salita ng Diyos, ay mag-boyfriend, mag-girlfriend yan. Magkasintahan yan. Walang problema doon in a sense na alam ninyo parehas. Alam natin kung anong sineselebrate natin. Pero yung boyfriend, girlfriend as defined by the world, ito yan. Ginagawa na ng boyfriend at girlfriend yung mga bagay na hindi dapat gawin ng hindi mag-asawa. As simple as holding hands. Hindi kayo mag-asawa, napaka-restrictive naman, Pastor, mag-holding hands lang kami. Wala ba tayong ano? Wala ba tayong liberty dyan? Wala ba tayong Christian liberty dyan? Ha? Eh kung may Christian liberty, bakit inappropriate na hawakan ni Pastor ang kamay ng mga kababaihan dito at maglakad? Holding hands kami. O hindi pala ako pastor. Brother. Bakit? Inappropriate. Bakit? Hindi nyo ba naisip yun? Okay. Kissing. Yung mga intimate, pang-intimacy. Na hindi naman nag-lead sa full-blown sexual intercourse. Bakit hindi ito pinopromote? Bakit ito yung ginagawa ng boyfriend and girlfriend as defined by the culture? No? Kasi wala ngang prinsipyo ng biblical romance at ng marriage. Hindi doon papunta. So, ibig ba sabihin nun, Pastor, magiging restrictive tayo sa mga actions? Ganito lang kasimple. If you want to enjoy those things, the physical, emotional, and intellectual intimacy, lahat na ng intimacy, bone of my bone, flesh by flesh, magpakasal kayo. No? Sa marriage yun ini-enjoy, hindi outside marriage. Bakit? One thing could lead to another. Baka sabihin, legalism yan, Pastor. Magko-holding hands lang naman. Well, wala namang kaso kung
prinsipyo nyo ay mag-holding hands na nasa ano kayo, no, covenant na ng pagpapakasal or yung betrothed na kayo or engaged na kayo, holding hands na. Pero isipin natin, holding, is it just holding hands? What about yung emotional intimacy? Ano yung emotional intimacy? Well, hindi pa kayo betrothed, hindi pa kayo engaged, o GF, BF kayo, nagpaplanuhan nyo yung mga buhay ninyo. O saan tayo titira? Ano yung pangalan ng mga anak natin? Nagde-daydream ka lang. Because it's not under a covenant. Yung boyfriend-girlfriend status, eh, hindi yan covenantal. It's just a worldly expression of romance kung ibabase natin sa expression ng mundo. So, ano dapat natin gawin? Sabi ito, beware of pursuing non-covenantal romantic relationship. Ano yun? Yun nga, yung BFGF, long term. No? Ay, gano'n ka long yung long. Eh, as for me, pinaniniwala ako kung wisdom call yan. Kung ikaw ay nanligaw, sinagot ka na ikaw na ang napili niya para pakasalan, within 2 years, dapat makasal kayo. Within 2 years. Kasi besides that, anong ginagawa niyo sa buhay ninyo? Ano pang hinihintay ninyo? Ano pa yung bagay na kailangan ma-achieve bago pa makasal? Within that span of time, actually mahaba na yung 2 years eh, no? Kasi kung ikaw ay prepared to get married, bakit aabot ng 2 taon bago ka makasal? Kasi handa ka na eh, no? Hindi ito pinahahaba. Anong dahilan ng intermediate state, kumbaga, ng relationship na yan bago ka umabot sa marriage? So, hindi natin sineselebrate yun. Don't celebrate live-in status, lalo na that is immoral na mga yung hindi kasal. Hindi yun tama. Ito ay immoral. Ito ay kasalanan. So, note is venue for immorality. Long-term non-covenantal romantic relationships. This is a venue for immorality. Sexual immorality, hindi man sa physical, nandun din yung immorality sa mind, sa emotions. It is very immoral to hold hostage yung isang tao na hindi mo naman asawa, hindi naman kayo engaged, tapos hawak mo siya sa kanyang emotions. That's immoral. Hindi lang ito sa sexual immorality. For example, pinakilig mo yung tao, pinakilala mo na sa kung kanino ipapakilala, na, and then, nilalagay mo siya sa alanganin. Hindi mo ino-honor yung tao. And that's not love. Hindi pag-ibig yun. Para, halimbawa, i-display ko lang na parang trophy yung kung sino mang niligawan ko at sumagot sa akin. That's not love. That's self-service. Self-serving yung idea na yun na hindi bounded ng covenantal romantic relationship. So, avoid feeding on romantic programs or stories that puts marriage on the peripheral or outrightly disregards marriage. Example, movies, yung mga napapanood natin na ano, may mga love stories kaming. The other night, antok na si Amor. Nanood kasi kami ng isang movie na nakakalungkot. Sobrang depressing yung movie. What was the title? Hindi, yung depressing din yun. Pero yung movie na pinanood namin ay The Bombing something. So World War II story siya, namatay yung mga tao. Nakakalungkot, sabi ni Mrs. Nood naman tayo yung pambanlaw lang. Eh nakita namin One More Chance. Alam ko na to. Alam ko na yung story. Saan pinapanood namin? Comment lang kami ng comment. Nabibisit na kami. Sa tinulugan niya, ako talaga tiniis ko. Tapos, natapos niya yung movie, sabi ko, napakawalang silbi talaga ng... Pag nakita mo yung story na walang silbi, walang kwenta na bakit ka dadaan sa ganong mga painful relationships para lang mapatunay nagmamahal lang kayo. Kailangan ko muna hanapin sarili ko, di na ako masaya. Eh, kayo gumawa niya sa sarili ninyo eh. Diba? Si Popoy at Basha ay produkto ng kanilang mga maling desisyon, ng kasalanan yung relationship nila. Diba? So yung part 2, part 3, kung gusto yung interesado kayo, may improvement ba? Tingin ko, namatay si Popoy, no? Matay yata si Popoy.
Kinasal sila, di ba? Grabe yung pinagdaanan nila, ikakasal din naman. Nakita niyo yung pain, yung sorrow, yung... I hope pag napanood yun, nakita niyo yung sin. Na-identify niyo yung kasalanan. Umpisa pa lang, hindi, actually hindi sila nag-live in eh. May access lang sila sa kanya-kanyang mga ano. They're sleeping together. Imagine this ah. Mag-jowa, tinanggal yung balat ng Chicken Joy. Alam niyo gano'ng ka-immoral yun? Di mo naman asawa yun eh. Kung ako yun, hindi ko to asawa, ba't mo tatanggalin yung balat ng Chicken Joy ko? Yung misis ko lang pwedeng gumawa nun. Di ba? Outside marriage. Pwede na. Outside marriage, walang silbi talaga, basura. Basura siya. So, avoid nyo yun. Yung mga kinikilig kayo sa mga telenovela, K-drama na pakilig-kilig. Wag, sana wag kayong kiligin. I-analyze nyo mabuti itong mga relationship na to. Alam nyo, once I've learned about this, nakita ko na ang hirap na manood ng mga romantic. Parang wala ka ng chill. Di naman biblical yun. Pero ang gandang practice niya kasi at least aware ka. Hindi ka kinikilig. Hindi, I mean, naintindihan mo na, oh, mali yung relationship na yun. Hindi mo sineselebrate yun eh. Diba? Nakita mo na meron ka ng view in the biblical principles. So, avoid yan. Yung maaring hindi man, may idea naman ng kasal, pero peripheral lang, hindi siya yung, tawag dito, hindi ito yung priority, huwag nyo i-celebrate yun. Avoid nyo yun. Second, avoid celebrating romantic relationships that puts marriage on the peripheral or outrightly disregards marriage. The other month, I was talking to a brother, believer to, at meron siyang matagal ng relationship, talagang years lang, you know. Sabi ko sa kanya, okay lang kayo pakakasal. Yan ang tanong ko kagad. Kasi tagal na ng relationship nila eh. Parang high school pa yata sila. Or college. Tagal na talaga. Eh, sabi ko, ang ganda sana. No? Kasi ano eh, yun na talaga. Tingin ko, sure na kayo magpapasal. Pati pa yung pakasal. Sagot sa akin, eh masarap magkasala eh. Pero joke na yun. Joke yun ah. Obviously, he was just joking. And then, clap back, syempre. Sabi ko, nakakatawa yung joke, no? Pero totoo, di ba? Totoo yan. Sabi ko, itama mo bro, sabi ko sa kanya. Itama mo yung relationship. Kasi, for sure, sa ganong katagal, sabi dito, it is a venue for immorality. Hindi man physical. Lalo na ito, yung mayabang ka, tumagal yung relationship mo, no? 3 years, 6 years, ay, hindi ko ginalaw yung jowa ko, walang nangyari sa amin. It is not something to be celebrated. First kiss namin yung sa kasal. Sobrang corrupted na ng mundo natin na yung first kiss, sineselebrate na. Na dapat normal yun. Hindi yung pinagmamalaki. Ang dami ko napanood na ano, mga professing Christians sa kanilang ano, mga post. This is our first kiss. Niyabang mo? Normal yan. Dapat yun, hindi yan pinagmamalaki. It is not something to be proud. Sa tagal namin magjowa, if there will be something to celebrate is yung grace ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Na-humble tayo. Na-humble tayo na salamat sa Diyos na sa tagal eh nairaos, no? Kahit matigas ulo namin, na preserve kami ng Panginoon. Pero hindi yung pinagmamalaki, hindi tawag dito sineselebrate as if na hero tayo pag na-achieve natin, no? Kaya salamat sa Diyos. I've heard testimonies na salamat sa Diyos for preserving us. Kahit napakatagal nito, hindi pa man naitatama yung relationship, preserve kami ng Panginoon. It could happen. No? Hindi ako para sabihin na lahat ng magjowa ngayon ay may ginagawang kababalaghan. Hindi naman. No? Kasi meron pa rin naman prinsipyo yung mga tao. Pero ang point lang nun, is it something na nakakapag-glorify sa Panginoon? So yun. Yung relationships na hindi sila celebrate ang marriage. Kung kilala nyo yung isang celebrity, si RR, pangalan din, si RR Herrera. Yung babae, ayaw daw niya makasal. Basta si RR, yung girlfriend ni, or ka-live-in ni JJ Helterbrand. Professing Christians tong mga to. Okay? They profess na believer sila. Pero pag tinanong mo, we don't want, sabi niya,
Sinrespeto naman ako ni JJ. Ayaw, na ayaw ko magpakasal. I don't believe in marriage. Grabe yun. Para sabihin yun. Hindi yun something to promote na hindi ka naniniwala sa marriage. Kasi ang basehan niya, yung parents niya, no? Failed relationship. Diba? Mali yun. Hindi dapat yun sinicelebrate. Number two, be persuaded that the only venue for romantic love is within a covenant. Be persuaded. Kung hindi pa ikaw convinced, magpa-convince ka sa salita ng Diyos. Ang venue lang talaga ay yung within a covenant. Hanggat hindi kayo betrothed, hanggat hindi kayo engaged, hanggat walang pact, no, na kayo na talagang makakasal, there's nothing to celebrate. There's nothing to celebrate. Tayo, i-celebrate natin somehow yung proseso. Bawa, yung, oy, nagpakilala si RJ, ligawan niya si Lovejoy. Masaya tayo lahat. Kasi alam natin yung tutunguhin eh. Diba? Alam natin yung pupuntahan. Pero, due diligence. Hindi pa pwedeng tumagal yan. Mamaya. Okay? Joke lang. Alam ko sabihin, napapanis yan. Hindi na natin ma-celebrate. Umabot kayo ng dalawang taon, tatlong taon na walang progress sa pag-pursue ng marriage. No, kailangan na may intervention doon. Kailangan na due diligence ng congregation. Anong ginagawa niyo sa buhay ninyo? No? Kung nasa ano kayo, romantic relationship or meron kayong namamagitan sa inyo na hindi naman nagpo-pursue ng marriage. Wala kayong pag-uusapan. Diba? Pag-uusapan nyo, wala namang commitment, wala namang engagement, di ba? Sa akin yung pag-usapan yung mga romantic things o yung mga plans sa future ninyo pag meron ng covenant, no? So, sabi dito, be persuaded the only venue for romantic love is within a covenant. Promote programs, music, and stories of romantic love within marriage. Mga love songs, kami, gustong-gusto naming kinakanta ng asawa ko yung mga love songs, no? Pero minsan yung mga love songs, sabi, parang may kanta na na-realize namin, bakit pala lyrics nun? I'm saving all my love for you. Huwag nyo kakantahin yun sa ano nyo, ha? Sa mga asawa nyo. Kasi patungkol pala sa ano yun, kabit, na hinihintay niyang umalis yung asawa. No? Basta yung ganun. English kasi, no? Hindi natin. Akala mo romantic. Akala parang ano yun, no? Wow, this is about patience or ano. Pero sablay ba na? Tagal niya sa lineup, ha? Tanggalin na yun. Sablay, okay. Pero yun isa. Ayan. Celebrate anniversaries of married couples. Ayan, dapat hindi lang birthday sineselebrate natin. Ayan, mga married couples, sino susunod na i-celebrate? Kayo ba? Oh, pizza. Pizza na yan. May sakit. Celebrate natin, ha? Celebrate natin yun. Perpetuity despite difficulties. Consider the best practical way to obey biblical principle of romance. Okay. Sabi dito, consider the best practical way to obey biblical principle of romance. Ano mga practical ways? Kapag may counsel, kung sino man, yung lead ng congregation o yung mga married couple dito, pakinggan. Huwag niyong isipin na kontrabida. Huwag niyong isipin na ano kay kontra ano ka ano yun? Kaaway ka sa mga romantic relationship. Hindi. Iniiwasan natin na magkasala sa loob ng dalawang taon yung prescribed na ano natin. Prescription lang, no? Na kung ikaw ay pumasok na sa isang relasyon na naglalayo na makasal, matagal na yung dalawang taon. Sa loob ng 30 minuto, sa loob ng isang kwarto na kayong dalawa lang, ang dami nang pwedeng mangyari. Commit ng sin. Ano pa kaya yung dalawang taon na nandyan na sabi ko nga nung kaming na-engage kami, parang ano eh, literal to ha, manginginig yung laman mo. Kasi gusto mo ng intimacy, kasi nandun eh. Yung affections nyo, gusto nyo nang ma-consummate yung pagmamahalan. Nandun yun. Kaya napakahirap. Walang malakas sa bagay na yan. Hindi nyo pwedeng sabihin, eh kasi na nagpipray naman kami lagi. Alam mo, sabi ni Janice Develin, nung nabuntis siya ni Aga Mulak,
ano, sabi niya, the Lord is with us. Nung ginagawa doon yung bagay niya, nag-pray daw sila, the Lord is with them. Mga kalokohan. Kalokohan yun. No, ganun din, sa isang relationship, outside marriage, hindi dapat ito pinatatagal kung betrothed kayo or engaged. Kung walang engagement, wala kayong isa-celebrate. Walang protection yun. At ako, ang una-una niyong makakalaban. Kung susubukan niyong sakta ng isa't isa at magkasala sa Panginoong Diyos. Kasi mahal ko kayo. No? Kung hindi, kung itotolerate lang natin yan, hindi ko kayo mahal. No? Kung hayaan lang kayo mapahamak. No? So, hindi kontrabida ang salita ng Diyos o iglesia pagdating sa Romans. In fact, gusto kong makasal kayong lahat na mahanap kayo ng mga iibigin nyo pang habang buhay. So, marami ditong hindi nabanggit para babanggitin sa susunod na mga tawag na series. So, maging patient tayo. Pero at the same time, kasi nabanggit ko na yung covenant ng outside marriage na hindi pa kasal, ring betrothal, ano yung mga engagement. So, open tayo for questions. Especially dun sa intermediate na nakasanayan natin na may boyfriend, girlfriend, ito ba ay kasalanan? Pwede nyo itanong po yun. So, open tayo for question and answer. Bilis-bilisan nyo, ha? Alas 12 na. Pasensya na, mahaba. Mahaba talaga. Questions? Sister Anne. Ay, Mrs. Anne. Ayan. Mrs. Daniel. Teka, may mic tayo. Setup lang, setup. Sound. Kung ano po, nabanggit niyo pa yung sa emotional, ano yun? Intimacy. Emotional intimacy na iwasan yung mga talks about plans. Ayun, mga plans lang ba yun, Pas? Pero anyway, ang question ko po is, kung iiwasan po yung gano'n, let's say nasa courtship stage sila, eh yung courtship is meron pa kasing nagde-decide pa yung dalawa, di ba? Yung babae, kung yung sagutin niya, yung lalaki, meron pa din siyang... Nawawala ka. Hello? Check. Meron pa din lalaki. Yung lalaki, pwede pa rin siyang mag-withdraw nung panliligaw niya. Tapos, kung hindi sila mag-uusap ng mga about doon, ang pinaka-question ko lang is, how do they get to know each other na... Kasi, baka lang magkaroon ng misunderstanding na Hello. Pag natasin po. Praise. Hello. Ano, bakit, ay, baka lang magkaroon ng misunderstanding na, baka lang ma-interpret ng ibang tao na, ayan, kahit hindi niya pa kakilala, sasaguti, pwede niya na, ay, kailangan niya na sagutin niya. Parang anong chance ng nilang dalawa, nung nasa courtship state, na magkakilala? Ayun po. Ah, nag-split. Okay. Pero narinig pa rin tayo. Okay. So, pag sinabi nating emotional intimacy, ang example dyan ay yung pag-uusap, nagpa-fantasize kayo, yung mga questions na, ilan ang gusto mong anak? Nagpa-plano na kayo na, saan tayo titira? Mga ganun. Liligawan, ganun na usapan. Or, for example, sinagot na, hindi naman engaged, pero ganun na usapan. Ano yun? Ang point nga, may chance pang umatras . May chance pang tumalikod. So, that is a selfish and disservice sa isa't isa. Na nagbubuo ka na ng mga hopes and dreams mo for marriage, pero wala naman kayong covenanted na, tawag dito, na commitment na engage kayo para sa bagay na yun. Sayang lang. Magkakasakitan kayo. Diba? Or, ang ano nun, kung ginagawa na yon, meron ng intimacy sa... Kasi that's intimate . Hindi mo naman... Hindi kami magpaplano ng hindi ko... Bawa, hindi kami mag-fiancé or hindi kami engaged ni Amor. Or
may kahit random na babae, pag-usapan namin na, uy, pag mag-asawa na tayo, tingin mo, ilan ang anak natin? O saan tayo titira? Ano mga plans natin? Ano yun? Diba? Hindi yun, check. Hindi yun tama. Mali yung ano na yun, yung prinsipyo na yun, kung ganun ang nangyayari. Ngayon, question is, kailangan bang pag-usapan yun habang ano, naliligaw pa lang? Hindi. Details na yun eh. Intimate part na yun eh. Ang bakit mo nililigawan ang babae? Kasi gusto mong malaman kung willing siya makasama ka habang buhay. Yun yun. Na willing ka bang pakasalan ako? Nililigawan. Kaya nga ang ano doon, paano ko siya makikilala na ano na tag dito na kung hindi kami dadaan sa boyfriend-girlfriend relationship. Hindi, sa ligawan, magkakakilala na kayo niyan. Bakit? Kasi hindi ka naman manliligaw ng total stranger. Diba? Kikilalaan mo siya. Due diligence yan. E kung kagaya mo si Marcos, nakita ka lang sa kantin, bawa si Imelda, nakita ni Marcos, ni Ferdinand Marcos sa kantin, tapos sinabi niya, ito na yung gusto ko mapangasawa habang buhay, na panaginipan ko itong babaeng ito. Sabi ni Ferdinand Marcos, sagutin mo ako ngayon at habang buhay kitang liligawan. Tapos. Diba? Ayun, hanggang kamatayan, tinuloy nila. Eh kung ganun kakalupit, di ba, mga lalaki, kalalakihan, sagutin mo na ako ngayon. Eh sumugal si Imelda. Kasi total stranger eh, di ba? Pero ano yan eh, ang punto lang doon, kaya nga meron tayong iglesia na may membership, pag hindi tayo magkakakilala. Kung hindi mo pakilala yan, eh problema mo yun. Ba't hindi mo siya kilala? Di ba? Paano kayo magkakakilala? Part ng ano ng ligawan or yung courtship. Ayun nga, ay due diligence na maipresenta niyo yung mga sarili ninyo. Pero meron dong mga restrictions kagaya ng anon. Yung mga intimate details, no? Para sa akin inappropriate na bawa nanliligaw, itatanong pa ba yung ikaw ba gusto mo magkaanak? Gusto mo magkaroon tayo ng anak sa ligawan, no? Bakit? Kasi may prinsipyo doon na hindi na ituro o hindi natutunan. Na ang purpose talaga ng marriage is procreation. Hindi na tinatanong yun. Procreation ng, is ang purpose ng marriage. So kung mag-aasawa ka pero ayaw mo ng anak, ay magtigil-tigil ka. Huwag ka na mag-asawa. Kasi part ng ano, yung mandato ng pag-aasawa is to go and multiply. Yan ang purpose nun. So, yung mga bagay na, those are very intimate details pagdating sa relationship na pag-uusapan na yan sa covenant of marriage. At part ng covenant ng marriage, dito ko na may singit, no? Yung betrothal o kaya yung engagement, no? So, pastor, paano yun? Pag sinagot ako, engaged na agad. Eh, dapat. Hindi ko sinasabing gawin nyo, na agad-agad. Pero, dapat lang. Kasi ano pang intermediate state na ganito yan. Kung gano'ng kakasabik na pag namatay ka, huwag ka na magtagal sa langit. Ang desire mo ay second coming ni Christ, magkaroon na ng consummation, resurrection of the body. May isang, nalimutan ko sino, si Pastor Noel yata yung sabi nun, or isang theologian din ang pinapanood ko lately. Sabi niya, ang blessed hope is not for us to go to heaven. Hindi yun ang desire natin na makarating tayo sa langit. Hindi ang pag-asa natin. Intermediate state yun eh. Wala pa tayong katawan doon. Ang ating blessed hope ay yung resurrection of the body. Na kung gano'n tayo kasabik sa muling pagbabalik ni Kristo, kasi pakakasalan ni Kristo yung iglesia bilang pinabanal, buhay yun na resurrected. Unang i-resurrect yung mga patay. Tapos yung mga buhay kay Kristo ay makakasama in a glorified state. Nandiyan yung new heavens and new earth. That's marriage. Bagong buhay yon kay Kristo. Kung gano'n tayo dinidesire yun, ayaw natin magtagal sa intermediate state. Eh, gano'n din dapat sa marriage. Kung ginugusto talaga natin na sundin ang Panginoon, kung ginugusto talaga natin na ma-obey ang kalooban ng Diyos, yun dapat ang desire natin. Kasi anong inaksaya nating oras? Kung sabihin natin,
Hindi pa kasi ako ready magpakasal eh. Kung hindi ka ready magpakasal pa, huwag ka muna magpaligaw. Pero at the same time, mga kababaihan at kalalakihan, ini-encourage natin godly men and women pursue marriage. No? Okay? Kasi darating din sa punto na ano pa ba ginagawa sa buhay ko? Kapag ganito yung thinking mo, marami pa akong gustong abutin sa buhay ko. Marami pa akong gustong ma-achieve sa as a single woman. Questionin mo bakit? Marami pa akong gustong mapuntahan. Marami pa akong... Hindi naman makasalanan yun, ha? Pero questionin mo lang kung bakit. Anong bakit? Anong gagawin ko dun sa lugar na yun? Anong gagawin ko na na-achieve ko to? Ito bang mga bagay na ito ay hindi ko ma-achieve pag may asawa na ako? For example, ayoko pa mag-asawa kasi meron pa akong pinapaaral. Meron pa akong tag dito, responsibility. Ba't pag nag-asawa ka ba, hindi ka natutulong? Hindi ba mas maganda yun na pag may asawa ka na, dalawa na kayo na may source of income na makakatulong sa ano? Okay, sabi ni God, it is not good for man to be alone. Kasi alam niya, mahirap ang trabaho. Ano bang trabaho na binigay kay Adam? To dominate, to subdue yung mga creation, alagaan. Nakapagod din yun. Kailangan niya ng katuwang. No? Isipin mo to, ha? Ang daming mga single mga Christians, tumanda na lang. Tumanda na lang, di nakapag-asawa agad. Bakit? Kasi akala nila godly yung season, yung sa mga may mga churches na pinopromote. Enjoy mo yung season mo. Enjoy mo muna yung singleness. Hindi masaya maging single. Sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-enjoy sa pagiging single nyo. Ang masaya, yung meron kang katuwang sa buhay. I'm not saying this kasi may asawa na ako. Sinasabi ko lang na may blessing sa marriage. Yung pagiging single, kung hindi ka rin lang magpapakababad sa paglilingkod sa Panginoon, kung hindi mo rin lang uubusin yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon, walang masaya dyan. Magiging parang nasayang lang yung best time ng yung prime ng buhay mo. Kaya ako best na best ako sa mga nag-aasawa dito, mga bata pa, no? Yan, sila Anne, sila Mia, ang babata niyo pa. Bakit? Si Rico rin. Sige. Sabi ni Rico, ako. Bakit? Bata pa. No? Batang bata. Bakit? Kasi mga bata pa kayo, una, yun sa procreation. Mas malaking chance na makabuo kayo. Alam mo kami ni Amor, may dad na kami nag-asawa. Totoo lang. Sabi ko, sana mas magang nakasal kami. Sana maayos na yung mga utak namin at mga teolohiya namin back then. Kasi mas ma-enjoy namin eh. Tinanong ko ni Amor, bakit mo ba hinahanap yung mga lumang pictures ko? Yung mga pictures na nung kabataan niya, ba't ko daw hinahanap? Ano sagot ko sa'yo nun? Parang tanong niya sa'yo, mas gusto, ang sagot, ang sabi niya, parang ang idea is, mas gusto mo ba yung bata ako kaysa ngayon? Sabi ko, hindi ganun. Pero parang gusto ko lang mas makilala ka kung sino ka dati. Mas makita ko lang yung ano ka dati. Kasi hindi ko na-enjoy yun eh. Hindi ko na-enjoy yung wife of my youth. Diba? Kasi may edad na kami nag-asawa. Ngayon, sinasabi sa Biblia, enjoy the wife of your youth. No? Yung sinasabi na mag-enjoy ka muna, magpundar ka, ganito ganyan. Hindi sa gabal ang marriage. Sa pagpupundar, sa pag-enjoy. Mas masaya mag-enjoy, magbiyahe na may asawa ka. Sa totoo lang. Di ba iba? Habang single pa lang, yung iba naman, habang wala pa tayo anak, mag-travel tayo, mag-travel. May mga magandang points yun. Pero ang punto dito, hindi sa gabal ang marriage to enjoy life. Mas masaya actually. Mas masaya siya. Kasi nandun yung security. Pero kapag single ka, nag-travel ka, ang mga post, single but happy. Hindi pinupost niyo kung happy ka talaga. Di ba? Kung masaya ka talaga. Honoring God with my season, mga ganyan. Nako, tigil-tigilan niyo ako. Ayan. Okay, mababa na yung sagot ko. May follow-up? Okay. Mia? Ano, Paz? Regarding parang mahinap. Hello. Hindi, parang may ano lang ako, Paz, na 'di ba usually kasi ang pag na-engage may ring yung parang ganyan. May.
So, check. Praise. Ay, hindi lang siya traditional, necessity yun. Kasi yung proposal, hindi pwedeng kayong dalawa lang nakakaalam. Congregation yun, yung parents involved, yung public involved. Kasi parang ano yan, secret marriage. Wala nakakaalam. Mali yun, hindi in-honor yun. Ang marriage part nun ay yung engagement, public talaga. Ngayon, kung wala namang literal na sing-sing, hindi naman problema yun. Basta may public declaration na pakakasal na kami. Ito na yung namin. We are engaged. At in-honor ng iglesia, in-honor ng parents, both parties, at ng paligid nyo. Kasi kung wala yun, ang daling magloko. Bakit may sing-sing? Bakit ito na lang? Bakit yung mga ng chichiks tinatanggal yung sing-sing? No. Di ko sinasabi na pag di mo sot yung sing-sing mo, mababae ka. Pero karaniwan, ganun yung nangyayari. Kasi symbolic yan. Kapatunay na ikaw ay meron ng asawa. No? Public yun. So, dapat, yung engagement, hindi lang kayo nagkaintindihan. At hindi mo rin pwedeng sabihin, may plano naman kami. Walang bilang yun. Sabihin mo, may plano. Or lalo kung lalaki ka, sabihin mo, may plano na ako. Walang bilang yun. Ay, plano nga yun eh. Ano ngayon kung may plano ka? Eh, dami may plano, wala namang ginagawa. Di ba? Plano manligaw, di naman naliligaw. Plano lang yun. Plano mag-engage, di naman na-engage. Walang bilang. Ibig sabihin, kaya nga public siya kasi commitment siya. Only true men. Yung totoong mga kalalakihan lang. Yung talagang nagmamahal, ang gagawa nun. Pag nagawa mo na yun, saludo na ako sa'yo. Sabihin, hindi na kita kaya question. May tiwala ako na hindi naman ako yung standard. Di ako para magbaw kayo. Oh, ay brother, ano na? May permission mo na. Hindi. Personally, believe ako sa mga tao na nag-engage. Hindi lang yung puro plano. Diba? At hindi mo pwede i-blame yung iba. Kung, bawa, may plano ka pero hindi naman nasasakatuparan tapos parang natatagalan na sa'yo. Hindi. Ang punto lang nun is, huwag kang papasok sa isang kompromiso na plano lang ang hawak mo. Diba? Be a man. Yeah. Okay. Sunod. Puro married daw. Wala bang single dyan? Praise. Wala. Praise. Baka sa online, merong tanong ah. Check. Ayan. Baka pa rin, bro. Check. Ito na lang. Makaba naman to eh. Huwag na tayo mag-speak, bro. Ito na lang. Para... Check. Yan. Sino po next? Dito naman. Yung sila muna. Mas magulang question. Hindi, kailangan meron. No question. Si Undead daw po. Ba, ano? Ano? Ay, sige po. Malinaw. May tanong sa ano? Anong sabi, brother? Pakibigay nga kayo. Anong sabi? Sino ang online? Para... Siguro, hulaan ko na lang yung tanong. Sabi ni, ano? Ay, meeting ended, bro. Nakabalik pa siya. Ah, wala kasi siya doon sa JC. Sayang. Ano yung? Baka hindi naman question. Insights. Please, share your insights. Share your insights. Na ano daw? Pwede? Sige, sino yan?
A pitch. Okay, go ahead, brother. Insights, please. Keep it coming. Walang kakayan agad. Walang insights, ha? Ayan na. Nalagyo-joke lang ako dun, ha? Sige, insight na lang. Ayun nga. Natawa ko sinabi ni Angelique kanina. Na, ano, siguro kaya kami walang question kasi kailangan lang namin maghintay para gano'n. What sa amin kailangan manggaling? Nag-gets mo ka. Huwag na. Huwag natin i-clarify. Insight na lang. Tawag dito. Ayun nga, na ang ganda ng, ano, ang ganda ng, ayun, na re-remind ulit tayo. Kasi ayun nga, na-discuss naman na dati. And ayun, yung idea or yung picture na, ano, na once na tumingin ka talaga sa marriage, inside the church, hindi, ano eh, ipupursu mo talaga yung, ano eh, yung marriage na biblical. And in contrast naman, kapag tumingin ka sa relationship outside the church, which is yung worldly, ano eh, you will fear and magkakaroon ka ng, ano, magkakaroon ka ng, you will, ayun, in contrary, hindi mo talaga siya ipupursu kasi andun yung mga reasons na baka hindi mag-work. So, ayun, maganda na yung mga, yun nga, sa part namin is, na ituro kasi hindi ka dapat tumingin dun sa, ano, sa relationship outside the church and dun tayo tumingin sa mga nandito sa ano, sa loob ng hindi pa naman tayo ganap na simbahan. So na nagpo-pursue ng ano tamang yun yung standard talaga. And ayun. Ayun nga, ganda rin talaga ng ano na malilis yung ano, malilis yung mga heartaches and pain. Hindi man ako nagkaroon ng ano ng ito ng ganong experience, but I can see dun sa mga nakita kong dumaan. Oo, syempre. Kasi sa ano eh, sobrang ang dami talagang mga ano, mga examples sa family, sobrang nakita mo kung ano yung nadadala niyang kabigatan sa isang taong pwede mo naman siyang ano eh. Yun nga eh, yung idea na masaya siya eh. Bakit ganun? Bakit sobrang, bakit may mga broken relationship, broken family? Hindi, yun kasi talaga yung ano, yung tag dito, yung consequence ng hindi tamang ano, hindi tamang relationship at hindi nagpo-pursue sa covenant na ano marriage. So ayun, we are blessed sa ano, sa mga gantong katuruan and magkakaroon tayo ng standard. So ano lang talaga, yun nga, hindi talaga siya madali siyang intindihin. It's just ano lang, challenge lang sa mga taong deprived talaga na i-apply siya sa bawat isa. So yun lang po. Thank you brother. Sa interpretation ko noon ng statement ni ano ni Rudeline, interpretation ko lang to. Na naghihintay lang sila na magtatanong. Na manliligaw. Yeah. Oh, tayo dito mangge oh. Parang ano? Pwede ko pong i-brought up ulit 'yon? Oh. Ang ano 'no? Hindi kasi ano, yun nga yung pressure ba sa mga kababaihan na ayun, kailangan yung mga kalalakihan is ayun, maging lalaki sila. Okay, sino ba ang single dyan? Raise your hands. Oo, sa lahat. Kung sa babaihan,
sa babaihan. Sa kababaihan, naghihintay sila. Ay, yung mga lalaki, kumilos-kilos kayo. Sabihin, ayun nga yung point ko eh. Kung single ka pa, dapat nandun ka sa point na hindi mo sineselebrate yung singleness na may desire ka naman mag-asawa. Okay? Hindi dapat, ulitin ko ha, baka sabihin naman kasi, ano yun, lahat na lang mag-asawa. Hindi. Sinasabi ko lang dito na it's always a good thing to pursue marriage if you desire. At ang pursuance ng marriage, hindi naman agad mangligaw. Sabihin, piniprepare mo yung sarili mo patungo doon. Pag-aral ka, pagtapos ka ng pag-aaral, tapusin mo agad. May desire ka na mag-asawa, ang nagiging hindrance ay pag-aaral, edi tapusin mo ng maayos. Kung may responsibility ka, magtatrabaho ka pa, edi galingan mo. Kung meron kang gustong ma-achieve, achieve mo agad, huwag ka na mag-gano. Kasi may mga bucket list pang tinatawag, di naman biblical yung bucket list. Bago ako makasal, kailangan nakapunta muna ako ng Mystical River, na talon ko muna yung Mount Kilimanjaro. Ang daming bucket list. Pero yung holiness, wala sa bucket list. Yung pursuance ng purity, wala naman yung sa bucket list. Nag-gets yung point ko, no? Kaya, beware yung mga katuruan na nagsasabi na celebrate your season. Na ang idea is, okay lang maging single kahit ano, basta magpakayaman ka muna. Hindi. They're missing the point. Nagigets ko yung point na, oh, maglingkod tayo sa Panginoon. Pero hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon sa totoo lang. Talaga bang yung ginagawa mo? Merong single pa rin kasi ang sarap umakit ng bundok. Oh, hindi na nabumaba. Merong single pa rin kasi, saya mo, Ana. Merong mga single kasi gusto pa nila magkakotse muna, magkabahay. Alam mo yun, these are things na hindi naman siya biblical. Hindi required na mag-asawa ka pag may bahay ka na. Hindi required na may ganitong amount ka ng pera bago ka sa bangko bago ka magpakasal. Hindi biblical yon. Pero yung mga prinsipyo, nahanda ka na, nakaset ka na sa bagay na yon, na huwag ka rin namang mag-asawa agad na wala ka namang kabuhayan po, wala kang trabaho, wala kang pagkukunan. No? Tigil-tigil ka, ayusin mo yung buhay mo. Sabihin, trabahuin mo, work yourself out. Pursue mo yung career na makakapag-lead sa'yo towards marriage. No? Kasi that's godly. Kung single ka naman na babae, hindi mo kailangang atupagin magpaganda. Hindi yun ang trabaho ng kababayan para lapitan kayo, mag-ayos ka. Though, syempre naman, maligo ka rin. No? I mean, okay yun. Pero hindi yun ang point, ba't ipupursue ka ng marriage ng isang kalalakihan? Pero you make yourself available then you engage. Wala dapat ano, yung bang takot ka sa kasi hindi pa ready yung puso ko or whatever. Hindi naman talaga, wala nang pinanganak na agad-agad ano na sa marriage, no. Dine-develop natin yung skills natin. For example, pagluluto. Yeah, may avenue tayo para ma-develop 'yan. Hindi naman sabihin hindi pa ako magluto, ayoko mag-asawa. Hindi rin naman problem 'yon. Yung submission, that's number one para sa akin, yung submission eh. Kasi yung hindi mo magluto, pero submissive, pwedeng turuan ng asawa. Di ba? Na magluto. Yung mga bagay na yan, mga biblical principles, kailangan pinupursue. Okay? Insights pa, please. Ano, medyo lapit na. Ano po, dun sa in relation na lang din po dun sa waiting season daw po, no. Kasi may ano may pinapakinggan akong podcast about dyan na yung getting serious about marriage. And may ano dun, testimony dun yung isang babae na parang ganun kasi ganun yung mindset niya, career first before marriage. Tapos dumating na siya sa point na parang 30s na siya. Tapos naranasan niya na gusto niya na talaga magpakasal. Kasi natapos niya na yung career and all. And dun naman yung time na hindi siya makakuha ng mapapakasalan na ano, na matino. Kasi kung iisipin natin, yung I think na ano ko lang dito, nabasa ko lang dito somewhere. Pero ano yung mga parang deceived yung mga
sinasabihan ng ganong principle na unahin mo to yung ganyan. Pero hindi nila nakikita na kapag nasa age na sila, yung matanda na, is unang-una yung competition. Parang ang matitira na lang sa kanila yung mga napagpilian na kumbaga. So, especially nakawawa dito yung mga babae kasi waiting sila na i-pursue sila. So, yun. Yun lang, share ko lang yun. And then, another thing is, naalala ko yung illustration ni Pastor Joseph about sa covenant marriage na para siyang protection talaga siya. Kasi yung parang in-illustrate niya yung rides. Diba? Kapag sasakay tayo ng rides, masaya yun, exciting yun. Pero we have protection, we have yung belt or yung kung ano mang mga devices to protect us. And ang pagpasok sa dating relationship without covenant marriage is para kang sasakay ng rides na walang protection. Sobrang dangerous niya, especially sugal talaga. And hindi nakikita ng ng mga unbelievers na yun talaga yung pinaka-root ng problem kapag nasira yung institution na yun sa mga broken families, sa mga anak na hindi napapalaki ng maayos, sa mga bagay na yun na talagang problem siya sa society natin, di ba? Pero yun talaga yung pinaka-root nun eh. Wala kasing pagpapahalaga sa marriage and family. And sa atin namang mga Kristiyano, wag din tayong mag... thankful talaga ako na natutunan natin to. Huwag tayong isugal yung sarili natin sa dating relationship. Na i-uphold talaga natin yung marriage and family. Yan po. Go ahead, Peach. Nagsasalita ba siya? Or... Hindi pa? Okay. Habang wala, meron pa ba? Oh, Evan. Bata ka eh. Baka meron kang insight. Anong masasabi mo? Ayan po, narinig po ako. Yes, Brother Pichar, go ahead. Pagdating sa mga for example kasi sa courtship. Nangyayari ba or if in case ano yung magiging tugon natin when it comes sa ngari, may single na babae no. Tapos may nag-profess na ay kumbaga may nag-confess na may ipo-pursue siya tapos meron din na isa. Parang kumbaga dalawa yung ganda naman ng babaeng yan. napaka lang naman din. Kumbaga situational lang. Paano natin haharapin yun sa church? Trial by combat. As a church or as a congregation, ano yan eh, naniniwala ako na may order dapat. So, para sa akin, wala akong makita example sa Bible ng pinag-agawan yung sa scriptures. Kasi nga, naisisettle na yun bago pa magdeklara ng pag-ibig. Ang ano ko dyan, opinion ko lang to ah, extra-biblical, na I always go for the one who took the action na niya yung sarili niya, exposed niya yung sarili niya sa risk ng rejection, ayun, kasi mahirap yun eh. It takes a man para magdeklara ka ng pag-ibig sa niligaw. For example, si RJ, nagdeklara ng panliligaw kay Lovejoy. Ito yung manok ko. Si RJ. Bakit? Siya yung nagdeklara eh. Diba? Ano mang reason? Ano pa mang reason? Kahit maganda pa yung reason ng yung meron ding interest, ako personally, hindi ko manok yun. Kasi, ito na eh, siya yung lumaban eh. Ngayon, mag-end up yan sa decision ng babae pa rin. Diba? Na, nililigawan kung
Pero at the same time ganito rin. Eh ano 'yan, magse-select ba 'yung babae muna? Teka muna, sa tabi muna kita. Hayaan ko muna 'tong isa. Manligaw. Sabay na lang kayo, ganyan. Niniwala ba kayo sa providence? Sa providensya? Niniwala ba kayo sa prompting ng banal na espiritu? Sa guidance ng banal na espiritu? Naniniwala kayo doon? Kung naniniwala tayo doon, hindi pagtiwalaan natin na ang Diyos ang nag-guide sa mga decisions natin at yung dinadala ng Panginoon. Unless there's a very compelling reason na wag muna na i-consider mo ibang tao. Pero at the same time, there are peculiar, maniniwala ako na may mga peculiar times na maaari talagang merong mag-dispute. Hindi natin tinatanggal yun. Meron talagang aapila. No? At para sa akin, okay din naman yun. Pero nasa discarding nyo na paano nyo ipaglalaban yung ano, mahal nyo. Eh, pag-ibig ay sabi everything, sabi, hindi to biblical ha, pero sabi everything is fair in love and war. So, kumbaga, para sa akin, hanggat hindi yan kasal, hindi yan engage, may chance ka i-pursue yung tao. Pero at the same time naman, dahil nga naniniwala tayo sa providensya ng Panginoon, naniniwala rin ako na kaya wala rin prompting sa'yo na kumilos para sa bagay na yun. Oh, kung lalaki ako, wala. Tapos may nauna, eh, isang sure way yun na mukhang dito para sa akin. Kasi bakit wala akong lakas ng loob or hindi ko inaksyonan? Eh, baka nililigtas ako ng Panginoon sa maling desisyon. Diba? Nakuha natin. Isa yun sa mga way para i-gauge ko yung sarili ko. Na baka nga hindi ako, ano pa, hindi ako handa or merong pang iba na baka mamiss ko yung talagang kalooban ng Diyos sa akin. Ayan. So, paano natin i-handle? Gracious. Hindi natin alam. Wala akong masagot na step by step. Basta kapag nandun na, pag-usapan ng maayos, wag naman nating, ano, parang, basta maging gracious tayo sa isa't isa. Ganun talaga eh. Napakaganda nung, ano siguro, dilag na ito na mamaya tatlo pala yung nagtalo-talo. Nabi naman. Share mo namin. Ayan. Sige. Insights. Evan, insight. Insight po. Siguro, although na-topic na po siya dati, nung unang, kumbaga hindi na siya first hand na marinig yung biblical teachings about love. Siguro, insight ko na, hindi yung understanding ko sa love or sa marriage yung problema, kundi yung application, kung paano kung dapat seryosohin yung essence ng marriage. Siguro, ayun nga po, ang gandang reminder na hindi yung material things yung may malaking factor pagdating sa marriage, kundi yung holiness tsaka yung godliness. Just kaseryosohan sa word. At siguro ano, sabi, iniisip ko nga eh, parang ito yung reforming na kung totoong iniisip ko nga ano, kung totoong nagre-reform ako, dapat kahit yung idea ko ng love, idea ko ng courtship, idea ko ng marriage, eh dapat ma-reform din. At in that sense, walang space sa puso ko para hindi mag-submit sa word na kung ganito yung standard. So, although, yun nga eh, lagi ko siya mababasa na may nabasa ako na sa ganitong age, malakas yung katok ng kasalanan pagdating sa ganito. So, yun lagi sinasabi. Kaya, siguro, pinaka first take kong action yun nga, submit sa word, then it take serious ko yung rebuke, yung guidance at insight ng mas alam kong mas mature sa akin sa pagdating dito. At hindi ano tagita totoo tamang yung introduction mo Angelo, na
easy to understand yung doctrine na to, pero mahirap siya lunukin. So, mahirap talaga siya, tsaka, kumbaga ano, may resisting pa, ganun, may ganung idea pa ako. Kaya, ayun, I pray, connected din sa kagabi na hindi yung understanding, hindi yun yung problema, kundi yung pagsasubmit ko sa Word of God, tsaka prayer. So, and I hope, yun nga, andun tayo ako personally sa process ako ng reforming na papunta sa biblical understanding ng marriage. That's it. Ayan. Insight lang po. Ano, natuwa po na papuri at pasasalamat pa rin po sa Diyos dahil nalaman natin yung ganitong bagay about sa biblical pursuing marriage. Kasi most of us naman dito is from hindi Kristiyanong pamilya and yun nga. At I believe na alos lahat sa atin dito is di talaga natin alam. Simula pagkabata sa atin, hindi yung tinuro hanggang nagsilakihan na tayo. At iba yung natutunan natin. At ngayon lang talaga natin ito natutunan. At salamat sa Diyos dahil siya talaga yung nagtatama sa kanyang mga anak. At and yun, since at nalaman natin to, ano tayo, gawin natin kung ano yung tama. No? Huwag tayong maging katulad ng mga pariseo na nalaman nila tapos di natin na-apply. So, i-apply natin kasi ito yung biblical, ito yung gusto ng Diyos. At anong ganda, no? Anong ganda na nalaman natin to at ito yung in-apply natin kasi tayo yung first generation ng church na to. At maituro natin yon sa mga anak, sa mga susunod na henerasyon, maturo natin sa anak nila na magabayan natin sila na hindi nila maranasan kung ano yung mga naranasan natin, unnecessary things, unnecessary pains, mga nakasakit tayo ng tao, nasaktan tayo, at kung ano pang mga bagay, mga kasalanan. No? And, ngayon, and ano, salamat sa Diyos dahil, pinaintulutan niya na matunan at malaman. So, ayun lang po. Maraming salamat po. Wala na bang nice mag-share ng insight? Encouragement? Going once? Going twice? O question? Baka may naglilinger pa na question sa isip? Sabihin nyo na yan. Para at least ma-address natin. Okay. So, ilang mga ano lang, no? Disclaimer. Una, hindi kontrabida sa relationships ang church o leadership ng congregation na ito. In-uphold natin ang biblical marriage. Part nun is yung pag-pursue yung proseso ng marriage. Kung tatanungin niyo ako, so paano namin sisimulan? Paano yung proseso? Walang isang sagot dyan. Kasi situational. No? Tatanungin niyo sa akin na, Pastor, ano mauna? Kausapin ko ba yung magulang? Kausapin ko muna yung babae? O ganito? Anong, meron bang biblical pattern dyan? Na, ano? Again, may mga prinsipyo na pinakita sa Biblia, pero walang isang fix na proseso patungkol dyan. Kaya pinag-uusapan yan. Kinukonsulta yan. No? Talagang pinag-uusapan siya. Hindi siya set of step by step. O, ito mo nagagawin mo. Ngayon, kasi kapag ganun, mako-confuse ka talaga. Maguguluhan ka. Ba't sila ganito? Ba't kami ganito? Ba't makukumpara mo siya na ang tinuturo lang natin dito, yung principles na nag-guide sa atin, paano ma-achieve yung biblical way ng pag-pursue ng marriage. So, may mga tao na, for example, ako, nung niligawan ko si Amor, hindi ko na nakonsulta yung magulang siya. Patay na eh. No? Nakuhukayin ko pa. Actually, pinuntahan namin yung puntod. Pero hindi ko kinausap yung kaluluwa. I mean, may mga ganun. May mga situation na hindi pare-parehas. Pero, tungo pa rin niya kasalan. Marriage pa rin. So, anong mga bagay na dapat nating iwasan? Iwasan natin ilagay sa alanganin yung kapwa natin. Hindi tayo pwede magpakita ng motibo, pero wala naman tayong, alam mo yan, hindi natin kayang panindigan. So, kasalanan yung flirting, no?
na ni-entice mo yung isang tao, fina-flirt mo siya, tapos wala naman itong patutunguhan. Huwag ganun. At huwag din mag-a-assume o i-usurp yung mga responsibilities and benefits ng marriage sa isang non-covenantal relationship. No? Kahit pa sinagot mo na yan, hanggat hindi kayo engaged, wala kayong karapatan sa isa't isa. Bakit may karapatan yung ano na, yung ano yan? Betrothed o yung engaged na. Kasi pledged na sila na hinihintay na lang yung araw ng kasalan. May kulang kasi oras para discuss ko pa yung betrothal saka engagement. Sa susunod, mahaba pa naman to. 5 weeks to. So, maging patient lang tayo. Again, ha, malinaw sa atin na yung proseso sa actual na ligawan o kung ano, kailangan kinokonsulta yan. Wala akong maibibigay na isang step lang o ano pa man dahil magkakaiba yung situation natin. Merong magulang na Christian. Meron namang non-Christian. Merong buo pa yung parents. Merong kulang na. So, yung mga ganun ba? Mga technical pinag-uusapan po yan. Kinokonsulta yan. Basta ang pinakapunto natin dito, pursue natin yung biblical marriage. Is this a blessing? Is this a blessing? Of course, it is a blessing. No? Hindi ito dapat inaayawan o tinatalikuran o kinatatakutan because ito dapat yung sineselebrate natin as a congregation and soon to be a church. So, dahil dyan, what pa lang, no? Dinefine pa lang natin yung love. Okay? So, susunod niyan yung mga ibang WH questions. Okay, wala na. Tayo ay manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita na naging prinsipyo namin sa pag-pursue ng marriage. Salamat o Diyos sa patuloy mong pagtulong sa amin na maintindihan itong mga bagay na ito. Inaamin namin sa aming mga sarili yung kakulangan namin sa pag-intindi, ang mga kahinaan namin. Hindi kami magagaling, Panginoon. Kaya nagpapakumbaba kami sa iyo. Patuloy mo kaming turuan. Ipaintindi mo sa amin itong mga bagay na ito at hayaan mo maging bukal sa aming puso ang pagtanggap at pagsasakabuhay ng mga prinsipyong ito, Panginoon. Salamat o Diyos sa patuloy pong paggabay sa amin at pag-iingat. Ito ang dalangin, maging sa aming pagsasalusaluhan ngayong tanghali, maging kalakasan namin ito. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran namin naghandaan nito at maging kalusugan namin ito. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, lunchtime na, no?